Social ba? Mm-hmm. Mahal pag nabagsak. Okay. And of course, may bagong streaming platform, so I guess everybody has the opportunity to grow as an actor. So. Ano pagkakaiba niya sa ibang mga horror movies na nagawa mo na? Ah, kasi normally, ang ganap ko medyo good guy ako, di ba, sa mga... So ito medyo bad guy ako, di ba? So, kayo yung difference. And gusto ko yun. So, okay. May iba ka pa bang gagawin sa AP Prime? Sa ngayon, wala pa naman. Wala pa naman. So, pwede kang gumawa sa ibang app? Mm-mm. Actually, hindi ko nga alam yung AP Prime before. Parang kay Direk Jomin lang talaga yung ano po din. Yung pala for this app. Pang AQ pala. Ano yung open to DLC may mag-offer sa'yo? Isang magandang BL series? Sa ngayon kasi hindi ko priority ang acting. Talaga, music talaga yung ginagawa. So, nag-consult ko din yung handler ko sa ating gadget. Kung gusto, kung ready na ba kami sa gano'n. Pero ako, personally, mas preferred ko muna music. Kasi alam, ay thank you. Ay naman talaga pinunta ko sa showbiz eh. Kasi lagi ako nahihikit sa acting. Kaya parang doon ako mas nakilala. Pero music talaga yung gusto. Anong gagawin mo, Marlo, sa Big Brother? Sa ngayon, ito palang huling lamay. Tingnan natin kung meron susunod. Speaking of music, may latest kang single, itong Tado. Bakit Tado? What is the song all about? Kaya akala ng iba, Tarantado, pero it's connected. Parang it's about, yes, it's about enjoying life, jumping into the unknown, parang being connected with everybody in the world, and especially yourself. It's a fun song. May nabasa kasi ako, nag-post ka sa IG mo, parang, we all know she's with Sherry Hills, sa makabilang buhay ko kasi parang. May pinost ka doon, na parang nagkausap kayo dati, tama ba? Yes. During that time, yung nanay mo naman nag-suffer siya. Yes. Kasi kami yung naging delegates nun sa Malaysia, sa IFA. So, IFA. So, naging, kahit na paano nag-bonding kami, nag-inuman kami. Cheryl, sayawan, kantahan. Then, may one time na nag-heart-to-heart talk kami. It's a quick conversation. In-advise niya ako about my mom. Like, kung paano. Sabi niya sa akin, be strong for her. Parang, be there for her. Kasi nga, mahirap yung battle na yun. It's not just her battle, pero kami din, di ba? As a person, pero huwag din papabayaan yung sarili. So, tumatak sa akin yun. Kaya kahit 3 days ko lang siya nakasama. Or 4. Very significant in memory ko. Ano reaction mo na nalaman mong pakabilang buhay mo? Nagulat ako kasi syempre, nagulat ako kasi very soft-hearted ako when it comes to a cancer because of my mother. So nung nalaman kong ganun din pala yung nangyari sa kanya, I guess hindi talaga siya kaya ng labanan kasi she's a very strong woman. So hindi na siya matter of strength kung hindi matter of talagang yung body mo deteriorate. So it's really a hard situation. Hindi na ako mabing muling lamay, naalala mo yung mama ko. Hindi, yung maling lamay hindi. Kasi yung lola, connection. Lola yun eh. Lola ba yung namatay? Pero yung Tado, di ba Tado yung single mo? Yes. May nasabi ka kung Tarantado sa totoong buhay? Oo naman. Siyempre, ang dami ng siraulo din dyan. Oo naman. Pero it's not about explicit words, it's about life. Marlo, parang recently you've been enjoying life, no? Nag-vacation ka sa Amerika, ang tagal mo. Kumusta ang experience yung parang enjoying life habang naghihintay ka rin ng work? Ako, actually, sobra akong fulfilled. Kasi naging streamer sa Kumu. So hindi man ako masyadong mainstream ngayon, pero sobra na-enjoy ko ginagawa ko. Kasi for me, number one talaga is traveling eh. That's what we're all, that's why we're all working. Para makapag-travel. Hindi yun na nga eh, working pero kasi maraming na-apektuhan ng pandemic. Kasi we all know na ang daming sa trabaho, na ba? Pero ikaw, kumalik ka rin. Kasi yung still travel, kung nag-travel ka siyempre eh, kailangan ng pera. Eh kasi sinuwerte ako sa Kumu. Malakikita sa Kumu, no? Actually, bukod doon kasi madami mga supporters ko pala na hindi lang makahanap ng way to be in touch with me. So through Kumu kasi it's a direct interaction, di ba? Kasi mga campaigns doon, nanalo ko ng BTS concert campaign. So libre yung fly in fly out ko sa States, BTS concert ticket. Tapos nagka-billboard ka pa. Ako yung unang-una nagka-billboard sa EDSA, for Kumu. So talagang, for me kasi dapat nag-a-adapt tayo lahat. Kayo nandun kaya, di ba? Yes. So tulad nito, streaming platform to, di ba? So yes. Yung streaming platform din wherein hindi lang napapanood, nakakausap mo pa kami. So parang nasaya. So Marlo, ano status mo ngayon sa ABS-CBN? Bakit Sir Maris? I'm back with Sir Maris. May contract ka? Yes. Bakit ka umalis dati at bumalik? Nagkaroon ako ng anxiety. Matinding anxiety. Hindi about the shutdown or the work. Personal.
So ayun, nag-ano muna ako nan. Nag-aral ako sa Harvard online. So meron ako certificate ng neuroscience. And then ayun, nag-gumawa ako. So ano pa shows mo with the UK? Ngayon, mag-undergo kami ng training. So pumunta ako sa US bukas. May pag-ganap yung Star Magic. So may artist ako makakasama doon. For almost 2 weeks. Ano yung mga shows? Hindi. Sama ka sa tour, Star Magic? Hindi tour. May gagawin kami. Parang training. Wow, sa Amerika pa. Sa passport ko, kayo ni Jamila. Hmm? Possible. Kayo ni Jamila. Dati mo pa. Oo naman. Hindi naman ako nasasara ng tours. Pero ayun nga. Ayoko na nung love team. Gusto ko yung ako naman. What do you feel ba? Nasa Jamila yung kwentong on the rocks yung pagkasama nila dalawa. Pero wala ka ba kung later? Ako wala akong idea kasi hindi pa kami nag-uusap ni Janelle. Pero kung ganun man, eh basta kung saan masaya si Janelle, it's for her mental health and happiness. Oo, oh, yun naman kasi mga kayo naman. Marlo, gusto ko sila yung mga VR series. Okay ka lang din ba? Siguro, sabi ko nga kanina, music talaga yung priority ko. Pero depende siguro kung makakatulong din siya sa pagiging artist ko. It's for my artistic freedom and everything. Pero kanta talaga gusto ko. Ayun ang gusto ko malaman ng mga tao na hindi ako actor, singer talaga ako na nakaka-acting. Ayun talaga yung gusto ko. Passion ko talaga yun eh. Kasi nung napunta naman ako sa Be Careful, wala talaga akong acting workshop and everything. Nahihigit lang talaga ako doon whenever I want to do something related sa music. So ngayon ayoko na ma-distract. Gusto ko malaman ng tao na ako ay nagsusulat ng sarili kong kanta at kumakanta ako ng sarili kong kanta. Eh nung recent ko napunta sa States, na-meet ko si Bruno Mars in person. Okay naman kami. So si Anderson Paak yung Grammy Award winning artist na kapartner ni Bruno. Narinig niya akong kumanta, so sabi niya, he was impressed. Paano mo siya na-meet? Madaming nangyari sa minamit ako Hollywood. Chef na Pinay na dinala ko sa concert ni Anderson Paak. Tapos nakabanding ko sila Bruno Mars time sa kanilang hotel. Kami-kami na. So possible collaboration with Bruno, Anderson, etc. and other singers? Pagpunta ko doon, malalaman ko kung ano pwede kong gawin doon. Maybe we are recording deal. Let's see. Kaya na maganda. Malimang ako na-consider mo international career. Yes, ayun talaga yung ganap ko. Kasi feeling ko, I could also break into that. Pwede hindi ka pa manage kay Jason? Hindi ko pa na ano yun, na explore kasi under din ako ng Star Magic ngayon. So I don't know kung may conflict ba. Meron yun. So I don't know, pero yun nga, if ever naman pwedeng recording deal, pwede yun, tie up with. So sobrang busy ba ang top life? Kumusta ka? Okay naman ako, masaya naman yung puso ko kasi ngayon na-realize ko na online lahat. So nagko-produce ako ng sarili kong content sa YouTube, yung Encore Live. So ako lahat yun, hire ako ng banda, ng location, ng mga setup. Yan, guess ko si Jed Madela recently. So punta kayo sa YouTube siya. Love life ko, okay lang ako. Okay lang ako. Hindi ko siya priority. Okay, hindi. Okay. No, it's American Idol. It's American Idol yun, di ba? Friends na kami. Thank you so much. Thank you. Thank you.